okay naman yan pala, no? Pag ano na, pag go live na. So once again, magandang umaga, hapon, tanghali, gabi sa iba't ibang bahagi ng daigdig, saan man kayo naroon, sa lalo na sa ating mga kapatid ng mga AWS. Special natin ngay great si Reverend Father Gilbert Umbrosa sa Milan, Italy. Reverend Father Ricky Hinti sa Vatican. Of course, si Reverend Father Darwin Gicano hanggang ngayon hindi pa nakapag-live, ha? Hindi pa totally na-restore ang linya po sa komunikasyon sa probinsya ng Bohol, ha? At saka sa Cebu. Ang dami, grabing nasalanta, ha? Dami sa naturang mga probinsya sa Bagyong Odette. So, hindi pa na totally na-restore nga. Mabuti na lang dito sa atin, isang araw lang, ang nakaranas rin na walang internet. Ngunit, sabi ng isang pari na mas maganda walang internet dahil yung mga pamilya ng mayroon ng internet, mayroong iba't ibang mga nakaano, may mga cellphone, medyo maingay, ngunit walang maingay, ngunit medyo ang kanilang cellphone maingay, pero wala ng communication, wala ng conversation. Diba? So, bago tayo magsimula sa ating mga kapatid, kapwa natin kapatid sa kasama natin sa punto por punto, hindi pa nakapag-live si lang Father Darwin, Father Brad Jando, si Brad Romel pa lang ang nakapag-live sa Iloilo. Alam, Brother Jindri, at saka Brother Gabriel, tiyed na, ha? Kagabi, nakapasok si Brother Render. So, baka mamaya, kapasok tayo, kaya mayroon pa tayong natin na birthday party. Belated happy birthday pala ni Tia Teresita Rosal. Belated happy birthday. So, mula kang Agaw Grace Rosalapis at kasa ni Zamsa. Bago tayo magsimula, mangi tayo ng panalangin sa ating mahal na banal na Espiritu sa ngala naman ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Alin na Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumampalataya sa iyo at paglabin mo sa kanila ang init ng iyong pagmamahal. Isugo mo ang iyong Espiritu at lahat sila'y muling nagbabalik loob at mabago mo ang larawan ng mundo. Manalangin tayo. O Panginoon, nasa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya. Naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalingkod. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. So once again, ha, happy Sunday at ilang tulog na lang, Pasko na. So ating sagutin muna, ipaliwanag natin, totoo ba yung mayroong Santa Claus? Ha? Parang cartoon character lang yun o parang fiction lang yun sa mga ano. So isa sa ating ipaliwanag at saka totoo bang si Ellen Goldwhite? Atin na lang yung nagtanong sa ating, may dami pa natin sagutin, ha? Kaya humingi ako ng pamanhin na hindi natin ma-sagot. Pag may time, ating sagutin ang may mga katanungan. Ating mga taga-subaybay sa ating YouTube channel. Inyayaan po kayo mag-subaybay sa ating YouTube channel ang pagsisiwalat ng katotohanan kasama yung lingkod, Brother Tata Rosal. Then sana magpatuloy kayo mag-subscribe. At sa kaming ako ng pamanhin sa lahat ng nag-friend request sa akin, mayroon ng siguro mga 200, more than 200 na. Hindi natin ma-accept dahil 5K lang ang limit sa FB na mga friends. So kailangan pa tayong mag-unfriend. Pero nagawa na lang po tayo ng Facebook page sa FB. Hindi pa natin na share lang natin yon para dito natin
doon natin ma-accept yung mga nag-friend request. Mostly sa nag-friend request natin, taga-subaybay sa Ponto por Ponto, ha? Sa programa ng Ponto por Ponto, gabi-gabi. Ha? Noon, Merkoles hanggang Linggo, ngayon, gabi-gabi na ang Ponto por Ponto. So, una natin sagutin, totoo bang mayroong Santa Claus na magbigay ng mga gifts, ha? Panahon po sa Christmas. Sa tosi, ang ibang mga reliyon, hindi ba kayo nagtaka, mga kapatid, bakit tayo lang mga Katoliko ang nagselebrar sa ating tradisyon ng Pasko o Christmas? Kung tinan natin, atin ang binanggit na last Sunday nga, dalawang Pasko ang ating ginigunita bilang mga Katoliko, sinelebrar, celebrate yung Pasko sa pagkamuling pagkabuhay ng ating Panginoon at Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon Jesus. Ang pinakamahaba nating pag-celebrate yung Pasko sa muling pagkabuhay. Ha? Kay 40 days yun, mula sa pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus, hanggang siya umakyat sa langit yung ascension. Ngunit sa atin, mayroon yung isang awit na 12 days of Christmas. Ngunit medyo commercialized na iba. Pag Bermanta, para sa kanila, Pasko na, di ba? Ngayon, hindi pa Pasko kahit nasa katlong ikapat ng Misa de Gallo tayo. Ang Pasko, yung ating gabi na Midnight Mass sa pagkatao ng ating Panginoon Jesus, hanggang sa doon ay sa Three Kings, di ba? Fix yun. Pero ngayon, first Sunday mula sa pagka sa New Year, first Sunday. Yun ang Epiphany. So, mas mahaba ang muling pagkabuhay, Paskos pagka muling pagkabuhay o pagkabanhaw, kung kumpara natin sa Pasko, Christmas, sa pagsilang ng ating Panginoon. Sino ba si Santa Claus? Kung tingnan natin, ating tingnan ang totoong istorya. Kung tingnan natin, mayroong isang santo na isang obispo ng simbahan na ang kanyang very generous. Ha? Ating basahin. The story of Santa Claus begins with Saint Nicholas. Huh? Ating i-explain nga mamaya nga bakit Saint Nicholas was born during the 3rd century in the village of Patara at the time of Arius Greek and is now on the southern coast of Turkey. Yung Patara sa southern coast of Turkey pala. So, kabagayinan ng Turkey, coastal. His wealthy parents. So, mayaman ang kaniyang mga magulang. Who raised him to be a devout Christian. Died in an epidemic. Mayroon palang naganap na epidemic. Hindi lahat, hindi yung pandemic, yung worldwide na, ngunit epidemic lang. So, ilang lang area. Huh? While Nicholas was still young, obeying Jesus' words to sell what you can, what you own, pala, and give the money to the poor. So, ang kaniyang mga ari-arian, yung namana niya sa kaniyang mga magulang bilang isang mayaman, ay pinagbili niya at ibinigay sa mga mahihirap. Yun. Naka-live na po tayo. Maya na lang natin acknowledge yung naka-ano, ha? Naka-atin mo ng i-exne para ma-ano na. So, ibigay niya sa mga mahihirap. And then Nicholas used his whole inheritance to assist the needy. So ang lahat ng mga na mana niyang mga ari-arian, kayamanan sa kaniyang magulang ay ipinagbigay niya, tinutulungan niya ang mga nangangailangan.
mga may sakit, yung mga may maraming mga mabigat na mga karamdaman, mga problema. Dedicated his life to serving God. So ang ipinabayan ang kaniyang buhay sa pag-servisyo po sa ating Panginoong Diyos, and was made bishop of Mera. So naging obispo po siya sa Mera while still a young man. Bishop Nicholas became known throughout land for his generosity. So nakilala siya bilang isang generosity, pagbigay. You just imagine. So, kung tingnan natin sa ang realidad ngayon, hindi naman lang ang lahat, pero ang kaniyang mga magulang may mga ari-arian, mga kayamanan, buhay pang kaniyang mga magulang, yung mga anak, mga magkapatid ay nagpatayan na. Diba? O, ang iba, yung limawa, pag mayroon kayong may 10 hectares na lupain ang mga magulang. So, magkapatid, yung mga anak, may mga limang magkapatid. So, kung subdivide yun, may 2 hectare bawat isa. Ngunit yung isang na-inchikan ng espiritu ni Avaris, yung Asmodeus ba? Yung Avaris, yung sa amin sa Bisaya, Hakog. Yung Hakog, yung bread, kahit hindi sa kanya, yung angkinin. Di ba? Yung espiritu ng Asmodeus na isang fallen angel. Yun ang patron ng mga greedy people, yung mga avaris. Sa Bisaya, Hakob. Yung ang kinin niyang hindi sa kanya, halimbawa, may magbigay na para sa lahat. Pero para sa lahat sa mga kasama mo, di ba? At saka, patay-mali lang kayo at isikrito mo, dalhin mo sa inyong bahay. Di ba? Yun ang espiritu ni Asmodeus. Ngunit, si St. Nicholas, ang mga ari-arian niya, ang nag-control sa kanya, yung mga taong yun, ang nag-control espiritu na sa isang fallen angel na si Asmodeus. So, ngunit si St. Nicholas, ang kayamanan na namana niya sa kanyang mga magulang ay pinagbili niya at binigay sa mga may nangingilangan, lalo-lalo na sa mga mahirap. Ating basahin, became known throughout land for his generosity to those in need, his love for children, and his concern for sailors and ships. Siya pala ang patron po ng mga seamen, yung mga nagtatrabaho sa di ba? Karagatan, di ba? Yung mga seamen, mga overseas, lalo na yung mga international o inter-island. Siya po. Then, under the Roman Emperor Diocletian, who was ruthlessly persecuted Christians, Bishop Nicholas suffered for his faith, was exiled and imprisoned at were so full of bishops, priests, and deacons, there was no room for the real criminals. Lahat, mga kaparian, mga diakono, mga obispo, murdered times and tunoy silang mga robbers. After his release, Nicholas attended the Council of Nicaea
in AD 325 AD. Na ano pala siya? Nakalaya pala siya. Then, he died December 6, 343 AD. And Myra was buried in his cathedral church, where an unique relic called manna formed in his grave. This liquid substance said to have healing powers. May naka milagro pa, naka pagaling pa ng may sakit, isa sa mga kaniyang mga relic, and then fostered the growth of the devotion to Nicholas. The anniversary of his death became a day for celebration, St. Nicholas Day, December 6. Kung tingnan natin, mga kapatid, ang ano na, ating tingnan ang baka, sino po ba ang origin sa nasaan mo yung ating na-research, ha? Origin sa ano? Yung sa US na yun, Colombian, sa dito. Bishop Santa Claus, ha? According to sino ba Santa Claus? Bishop St. Nicholas, December 6, 1493, siya po na ano? The first Europeans to arrive in the New World brought St. Nicholas, Vikings dedicated their cathedral to him in Greenland. On his first voyage, Columbus named Haytan Port, huh? For St. Nicholas on December 6, 1492. Spaniards name an early settlement St. Nicholas Ferry, now known as Jacksonville. So, yun mga kapatid, panahon na yun sa mga Columbanos, eh? Sa pag ano nila, pag Belgrins po nila, dito na siya binansaga na Santa Claus, ha? Yung, ngunit hindi yun. Isa lang yung parang cartoon character lang yung image ni Santa Claus na may mataas na ano. Ngunit hindi yun totoo. Ang totoo na mapagbigay, generous si Bishop St. Nicholas. Ha? So yun ang hindi pala natin nadala yung isa pang kasaysayan natin about sa nag-start na yun sa Amerika. No? Atin munang i-search na lang. Pero ngunit, yun ang ating pagpaliwanag. Hindi yun totoo ng Santa Claus, yung image ng Santa Claus, parang cartoon character. Ang totoong Santa Claus, ang totoong mapagbigay, generous yung Saint Nicholas, Bishop Nicholas. Sandali lang mga kapatid, ha? Ating tingnan na lang, kaya hindi natin nadala ang isa nating dokumento tungkol sa kailan po ba nagsimula yung Santa Claus na binasagan. So, ating tanan mo na mga kapatid. Isa siya sa the sense came name Nicholas is the Greek origin means victor of people. Nicholas was born, dito na lang tayo. And then,
ating tingnan kung saan to itong ating na research sa na nagsimula yung parang cartoon character na yon ang ano ito na ang mga miracle milagro po ni Saint Nicholas ha? And then ating tingnan sa ona particular din so sandali lang ating he got to be Santa Claus thanks to a corruption of the Dutch way of preparing him as center class the Dutch brought center class with them to North America in 1621 so sa Amerika na yun ha ang yung nagpa propagate yung Santa Claus ngunit hindi yun sa Saint Nicholas ang totoong mapagbigay went then to North America in 1621 when they founded New Amsterdam of the tip of Manhattan English speaking settlers later corrupted the name which involved into Santa Claus so I meaning ibang yung dito may corrupted corrupted name which involved into Santa Claus Saint Nicholas is sometimes referred to the boy bishop because he was consecrated bishop of Myra at the tender age of 30 yung pinakabata siyang obispo naging bishop ang 30 years old pala siya he was one of the 318 bishops participating in the Council of Nicaea, the first ecumenical council of the church in AD 325. The main purpose was to resolve confusion over the nature of son in his relationship to the father caused by the Arian heresy. Panahon pa yung sa Arianism. Yung Arianism, isang pari sa Alexandria, isang pari ng Alexandria nga naging heretic. Yun ang nila na naganap yung First Council sa Nicaea 325 AD para desisyonan si Arius, Arianism, heresy, na nagturo na ng ating Panginoon Jesus ay hindi Diyos, isa lang tao. Yun ang ating credo ng mga apostle, Apostles' Creed o Nicene Creed. Yun ang naganap na create pong Nicene Creed na parang detalyado, di ba? Detailed na ang ating third articles of our Catholic faith, yung credo ng mga apostle. The Councils of Nicaea formulated the Nicene Creed which outlines basic Christian belief that the Son is consubstantial with the Father. The creed we pray at Sunday Mass to this day. So, there were times when Nicholas was not hidden or anonymous in helping the afflicted and those suffering unjustly. There are records of him intervening to save three men falsely condemned to be executed by a corrupt magistrate who accepted a bribe. So, ang dami palang natulungan na ligtas ni Saint Nicholas. Perilously, Nicholas walked up to executioner and grabbed the sword from his hand. Hence, he was a protector of innocent. So, yun ang mga nagawa ni Bishop Saint Nicholas. So, hindi yun siyang nagsimula na sa Amerika. Yung isang corrupted na parang ipaniwala niya yun si Santa Claus. Ngunit hindi yun. Kahit pa mag-ano siya dyan,
mag-attire pa siya parang mukhang ang Santa Claus, pero para lang siyang yung mga malaking mga department store, yung sa entrance, main entrance sila, may mga props sila na malaking Santa Claus. Akala ng mga kabataan, ah, dito tayo pasok, mayroon din dito si Santa Claus, magbigay ng mga regalo. Pero pag pasok mo sa naturang mga establishment o mga shopping mall, ang mabili pa lang, hindi pa lang mabigay. Ha? Walang Santa Claus, totoong Santa Claus si ang mapabigay ng si St. Nicholas. Ha? Hindi yung nandyan sa mga mall na cartoon character na mukha ni Santa Claus na akala ng mga kabataan natin, punta sila doon. Kay nandun si Santa Claus, magbigay ng mga regalo. Ha? Oh, pero pagpasok mo, bayad pala, walang libre. So, hindi totoo yung nandyan sa mga mall na may Santa Claus na magbigay ng mga regalo. Ha? So, yun mga kapatid, yung oras natin is mayroon na lang tayong dayong 12 minutes, ha? 12 minuto bago tayo magtapos. So, dito tayo sa totoo ba na si Ellen Goodright, isang tanong ng ating mga kapatid sa nakasubaybay sa ating YouTube channel sa comment section, na totoo bang, hindi pala, nag-chat pala sa atin hindi sa comment section. So, atin mo nang tingnan kung sino, ha? Pero yun, noon pa yung ilang linggo na, mga almost 1 month na hindi pa natin na sagot. Yeah. Sabi niya, kung pwede, ating gawaan na natin ng episode sa ating YouTube. Pero sige, sana, sige lang, kaya ating gawaan ng official natin na yung ating talakayin lang, totoo bang si Ellen Goodright ay isang totoong propita? Happy being po ni Bro Ronel Verola, paing buntag Brad Tata Rosal, happy being bro, ha? At saka si Rini Nano Balo Babor, good morning. Sandali lang, sino pa? Okay. So, yun mga kapatid. Kung tingnan natin ang katapusang propita, diba? Maliban sa ating Panginoon Jesus, kay hindi lang siya propita, isa siyang pangulong pari, at saka isang hari, yung mga regalong dala ng mga three wise men, diba? Gold, simulay sa kingship ng ating Panginoon Jesus. Ang frankincense is nagsimulay sa kaniyang pagka-Diyos, divinity, at sa kang mera, at simulay sa kaniyang mortal humanity or pagka-propita. Ngunit, kung tingnan natin ang Biblia, ang katapusang propita, si St. John the Baptist, siya po ang naganda sa daana ng ating Panginoon Jesus. Yun ang mission ni St. John the Baptist. Mayroon lang 6 na buwan ang gap nila ni sa ating Panginoon Jesus, di ba? Si Isaiah yun sa ating gospel ngayon na sa joyful mystery, second joyful mystery, the visitation of the Blessed Virgin to Saint Elizabeth. Yeah. Sa panahon na nakarating na ang ating mahal na ina, kang siya kanyang first degree cousin, ha? In biological, first degree cousin po sila ni St. Elizabeth. Ngunit, ang sabi ni Elizabeth, mapalad, yung ating basahin muna. So, at ating basahin muna, di ba? Kung sa Luke 1. So, isa sa ating kuhan ngayon. So, ang katapusang propita, kung basahin natin ang Lucas 16:16, si St. John the Baptist. Pag mayroong lumulutang na magpanggap na siya ay propeta, sabi ng ating Panginoong Hesus, may lumulutang na mga bulaang propeta. Ating basahin muna ang
Mateo 24:11. Ating basahin ang 11 sa Mateo. Lilitaw ang maraming palsong propita at marami ang kanilang maliligaw. So kung may payo ang ating Panginoon Jesus, may babala po siya na sa kahuli-hulihang panahon may lilitaw na mga maraming, hindi lang isa, maraming palsong propeta at marami ang kanilang maliligaw dahil sa palaganap ng kasamaan, manlalamig ang pag-ibig ng karamihan. So, subalit maliligtas ang mananatili hanggang sa wakas. So, kung ang ating Panginoon may babala na may lilitaw na mga palsong propeta, so may katuparan yun. Diba? Kaya kung tingnan natin ang Luke 16:16, ating basahin, na ang so biblical, ang mga kapatid nating SD, nasa kanila ang stand nila na Bible alone, sola scriptura, diba? Scripture alone. Pag ano po ba ang Bible alone? Ang mabasa lang sa Biblia ang ating paniniwalaan, ang hindi mabasa sa Biblia ay hindi natin paniniwalaan. Diba? Oh, ngunit mayroon na silang itinuturo at pinaraan nila na propeta nga hindi iyon mabasa sa Biblia. At basahin ang Luke 16:16. Nagkabisa ang mga kautosan ni Moises at ang mga isinulat ng mga propeta hanggang sa dumating si Juan Bautista. Mula noon, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ang ipinangangaral at maraming tao ang nagsisikang makapasok dito. Hanggang kang Juan Bautista lang. Bautista? Ang tanong, totoo bang propeta si Ellen Goldwhite? Ating tingnan ang sarili nilang aklat. Ha? Hindi yon deserving dahil sarili nilang aklat ang magpapatotoo. Diba? May sa Biblia, mayroon lang tayong babasa na babaeng propeta. Nabasa natin ha? Sa Nehemias. Nandyan na tayo sa Nehemias mula sa Genesis natin basa. At tapos na natin nabasa ang whole New Testament from Matthew to Revelation sa Tagalog. Ang binasa natin ngayon, Tagalog na Biblia na para po, maano po, masanay po ang ating dila sa pag-ano sa Tagalog. So, ngunit nabasa na natin 'yon sa Bisaya, pero ulit natin binasa ang Biblia nang sananan mula sa Genesis sa unang aklat ng Lumang Tipan, nang tapos na natin ang Nehemias, ha? Nasa Esther na po tayo ngayon. Sa Nehemias natin nabasa may isang propeta na babae, ha? Pero ating kung tingnan natin yung mga, pero ngunit sa propetang may tawag na at may tuturing minor and major prophet, halos lahat mga lalaki, walang mabasa natin na mga babae. Pero dito tayo sa sarili nila aklat. Hindi yun aklat ng Simbahang Katoliko, sarili nila aklat na sa Bisaya ang dakong away. Ibig sabihin, malaking away pala. Sa pahina to, dos, page 2. Bisaya to, at ilang sisikapan nga translate natin ito sa wikang Tagalog. Mga hinigugma, mga minahal, minamahal, ayaw ninyong paninilwaan ang lahat ng espiritu, dili ninyo tuhuan ang tanang mga espiritu. Ngunit, at sanali lang, ano ba yung atin naman yung itrinanslate ng Tagalog sa noon na kita po ang speaker po sa
ponto por ponto, ah, nandito na, nando na sa ating laptop, ah. Ngunit ang mga espiritu, kung sa Diyos ba yun, ah, kung ito po pa ay sa Diyos. Ngunit, dahil maraming mga bula ang mga propita, yung manghula, manalagna dito, mga propita na mlilitaw sa sanlibutan. Meron pa siyang kinikot na sitas, 1 John chapter 4, verse 1. Inoon, may sabi siya, kasali na si Ellen White. So, kasali pala si Ellen Goldwhite sa bulaang propeta o pansong propeta na dito sa itaas may kinukot na Mateo 24:11 na kung ating mabasa sa may lilitaw sa huling panahon na mga pansong mga propeta. Ating binasa na. O dito, mayroon dito. Kinukot nilang Mateo 24:11. And then, sa baba, yun na ang ating mabasa. Na, mga minahal, ayaw ninyong, ayaw kayong maniniwala sa mga espiritu. Di ba? Dahil, kung sa Diyos ba yun? Kung sa Diyos ba ito? Dahil, ang maraming mga bulaang o pansong mga propita ng lilitaw sa sanlibutan. 1 John chapter 4 verse 1. Ngunit kasama na kasali na si Ellen White. So yun, ang sarili nila aklat lang nagpapatunay na si Ellen Goldwhite pala bola ang propeta. Kung hindi man tayo, mga hindi tayo ng pamanhin, kung na-offense po ang ating mga kapatid ng mga SD, hindi po ako ng tawad na ginamit lang natin ang sarili niyong aklat. Di ba? So, kailangan i-reconcile niyo ang sarili niyong aklat. Paano niyo ma-reconcile na litra por litra po na si Ellen White is isang palsong propeta. So, sandali, bakit pred? Wala tayong tamang oras sa pagpatuloy sa ating programa. Mayroong mga nag-view, mga ikaw ng paminin, dahil ang makita lang natin yung nag-comment, pero yung nag-view lang, yun ang kakapo tayo, one time na ilan lang ang nakita natin pag pagkatapos ng marka na yung 57 ba yung nakaview. So, hindi natin ma-acknowledge dahil hindi natin makita. So, wala tayong tamang ngayon. Oras, pala. Panahon. Ating partner, Masses Control, Brad Juber Banti, ating production head. New look, ha? Brad Manuel Rogelio Jr., ating chief executive officer, Reverend Father, Dario Rosales. At saka, of course, ating station manager, walang iba, ating pinakamahal na Archbishop, Archbishop Martin Sarmiento Humad. Sa pamilya po, sa DexDDM, ang Radyo Kampan, ang Radyo ng Simbahan, yung lingkod. Sa ngalan po, hindi po sa Catholic Retrovender, Deliverance Ministry, 66 Deliverance Ministry, sa public as on the balance season of course, sa DexDDM, ang Radyo Kampan, ang Radyo ng Simbahan, yung lingkod, Radyo Tata Rosal, ming lahat, sabi, magandang umaga, happy Sunday sa lahat.